Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang ating talakayan sa araw na ito ay pagsunod sa batas o panuntunan na piniiral sa pangangalaga ng kapaligiran. Para sa ating learning target, kaya kong sumunod sa mga batas o panuntunang piniiral tungkol sa pangangalaga ng kapaligiran kahit walang nakakakita. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, ay atin munang balikan ang nakaraang aralin. Lagi nating tatandaan na ang minanang kultura ay kayamanang dapat pangalagaan, lalo pang pagyayamanin at bigyang karangalan. Ilan sa mga kultura ng Pilipinas ay ang pangkat etniko, sayaw at kasuotan, mga pagkain, at mga pagdiriwang. Ilan lamang ito sa mga kultura na ating dapat bigyang halaga at ipagmalaki sa ibang bansa. Ang Pilipinas rin ay maraming likas na yaman at maayos na kapaligiran, kung kaya't tunay na ang sarap at ang sayang maging Pilipino. Katulad ng ating mga kulturang Pilipino, kailangan din nating pangalagaan ang ating kapaligiran. Kung kaya't, paano nga ba natin maipapakita ang pangangalaga sa kapaligiran? Ang Pilipinas ay may iba't ibang mga batas na pinaiiral upang mapangalagaan ang ating kapaligiran. Kung kaya't ngayon ay ating panoorin ang maikling video na ito upang lubos na maintindihan kung ano nga ba ang batas. Ano ang batas? Ang batas ay mga kautosang ginawa para sa kabutihan ng nakararaming tao. Ang saligang batas ay batayang batas ng lahat ng batas na umiiral sa bansa ng pinakamataas na batas. Nakasaad dito ang uri ng pamamahala ng pamahalaan sa bansa. Ano ang mga sakop ng batas? Ang mga batas ay sumasakop sa karapatan, tungkulin, at responsibilidad sa mamamayan. Ang mga batas na ito ay isinasagawa sa mababang kapulungan o kongreso at mataas na kapulungan o senado. Sumasakop din ito sa lahat ng aspekto ng buhay ng tao, sa gayon ay magkakaroon ng kapayapaan, kaayusan, at kaunlaran sa buong bansa. Lagi nating tatandaan na pinangangalagaan ng batas ang kalayaan at mga karapatan ng bawat mamamayan. Gayun din, pinangangalagaan ng ating batas ang ating kapaligiran. Ano-ano nga ba ang mga batas ukol sa pangangalaga ng kalikasan o kapaligiran? Una, ang RA 7586 o ang National Integrated Protection Area System Act of 1992. Ito ay nagsasaad na kahalagahan ang pangangalaga at pagpapanatili sa natural at biological and physical diversities. Naglalayon ito na mapanatili at masuportahan ang buhay at pag-unlad ng tao. Ang pagdeklara ng national park upang maprotektahan ang mga hayop, puno at halaman laban sa panghihimasok ng tao ay nakapaloob sa RA 7586. Mayroon din tayong RA 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995. Ito ay ang makatwirang pangangalugad, pagpapaunlad, paggamit at pangangalaga sa yamang mineral. Pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang maisulong ang pambansang kaunlaran, at lahat ng yamang mineral na matatagpuan sa bansa ay bahagi ng sonang ekonomiko ng Pilipinas. Mayroon din tayong RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Act of 2000. Ito ay ang tamang pamamaraan ng pangongolekta at pag-segregate ng solid waste sa mga barangay. Mayroon din tayong RA 8749 o ang Philippine Clean Air Act 1999. Ito ay ang pagkilala sa karapatan na makalanghap ng malinis na hangin at pagpapanatili ng kalinisan ng hangin.
At mayroon din tayong PD1067 o ang Water Code of the Philippines. Naglalayon ito na makonserba ang ating tubig at bigyan ng karapatan ang mga tao na magkaroon ng malinis at ligtas na tubig. Meron din tayong RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Ito ay ang konserbasyon at pagbibigay proteksyon sa mga may ilap na hayop upang mapanatili ang ecological balance at ecological diversity. Pagkakaroon ng regulasyon sa pangangolekta at pangangalakal ng may ilap na hayop at paglalaan ng pondo sa pananaliksik upang mapanatili ang biological diversity ng bansa. Ang Batas Pambansa 7638 o Department of Energy Act of 1992 ay ang pagtatatag ng Department of Energy DOE na naglalayo na isaayos, subaybayan at isakatuparan ang mga plano at programa ng pamahalaan sa eksplorasyon, pagpapaunlad at konserbasyon ng enerhiya. Lagi nating tatandaan na disiplina at pagsunod sa batas ang kailangan ng bansang hangad ay kaayusan at kaunlaran. Maraming salamat sa pakikinig.